Nagsasalita na po si Fatima Cecilia Kiram. They see the spokesperson of Palacia to the extent of sacrificing the lives of our 10 Taosug warriors or royal forces with 4 casualties. I don't know. I really don't know if he is the spokesperson or he's speaking on behalf of Malaysia. Nasaan na yung pagka-patriotic or pagka-Pilipino natin? Pag ang ating mga kapatid ay nasaktan or mga Pilipino ay nasaktan sa ibang lugar, bakit natin ipagpagtanggol yung mga kalaban natin? I really don't know kung siya talaga ang spokesperson ng Malaysia. Sad to say, ini-snipe 10 death and you're telling so patient Malaysia military army. Instead of defending our people who are who's willing to sacrifice for the historical truth, who's willing to sacrifice to tell the world that we have been belittled and demeaned, to tell the world that our people in Daun in Sabah are deported in Yomanli, and yet speaking for Malaysia that Malaysia is so patient. So patient according to his statement. That's all. Gosya. Ma'am, pakiulit nga lamang po yung inyong sama ng loob. Hindi yung sama ng loob. Hindi yung sama ng loob, kundi yung sinabi ng ating Secretary Mar Rojas na ang Malaysia daw was so patient giving a deadline for 3 weeks now. At nag-cause ng ganitong casualty. So, ibig sabihin, sa aking pagkaintindi, spokesperson sa Malaysia. Depending Malaysia than his co-Pilipinos. Is he anti-Muslim? I think he is. I can say that he is an anti-Muslim. Now, when the DICAPGO bill was passed, it was him who proposed that our brother Christian in Mindanao would be armed. That was when he was still a senator and a member, a senator, yes. Ma'am, with your emotions na pinapakita nyo ngayon, ma'am, you can understand na medyo apektado mo yun. Paano na lang po yung mga followers, ma'am, feeling the same way? Yes, they're feeling the same thing. No, they're feeling, kung pwede lang lumangoy papunta sa Sabah, lalangoy kami ngayon. At i-depend natin doon, miski magpakamatay kami. Ayun, ang gusto ng mga tao ngayon, pumunta na doon. Maraming gustong pumunta. Okay, kausapin muna natin si Secretary Mar Rojas para makuha ang kanyang reaksyon dyan sa mga pahayag na yan ni Ms. Fatima Cecilia Kiram. Secretary Rojas, you're on the line, Secretary. Ay, magandang tanghali sa iyo, Julius. Apo, Secretary, kayo po ang sinisisi nitong si Fatima Cecilia Kiram. At sinabi po niya na anti-Muslim daw po kayo doon sa inyong mga pahayag na parang pinagtatanggol pa raw ang Malaysia. Ano? Kayo po ang sinisisi ngayon, Secretary. Well, baka hindi ko na muna papatulan dahil hindi ko naman na-dinig kung ano. Apo. Ang punto lang po dito, Julius, ay patuloy na ang pamahalaan buong-buo na sinisikap ang lahat para malutas itong sitwasyon na ito. Mm-hmm. Kaya hindi ko naman nadinig ko ano sinabi niya, kaya hindi na muna ako mag-re-react. Apa. Sa ganun. Apa. We respect that, Secretary, kasi ongoing pa ho itong press conference nila ngayon. But anyway, ano po ang update na nakukuha natin from Sabah as of this time? Well, patuloy, no? Walang verification. Pinapa-verify natin itong mga reports na ito. Of course, nababahala tayo. At sinisiguro natin manatiling ligtas ang ating mga kababayan doon. Importante yung kaligtasan. Yan ang dahilan kung bakit
yan ang dahilan kung bakit pinagawa ang lahat at nananawagan ang pamahalaan natin sa lahat ng panig na manatiling marahan at hindi hayaan dumating pa sa karahasan itong sitwasyon na ito. Nagmamatch po ba yung figure ho nila? Kasi ang sinasabi ho ng pamilya, Kiram, ay meron daw pong 10 patay. Sa inyo pong nakakalap na impormasyon, ganito rin po ba? Wala kami natatanggap na ganung impormasyon sa ngayon, no? Kaya biniverify nga lahat itong mga impormasyon na ito. Secretary, panghuling tanong na lang po. Meron po kayong mensaheng gustong iparating sa pamilya, Kiram? Well, sa pamilya, Kiram, i-echo ko lang or ulitin ko lang yung sinabi na ng ating Pangulo, no, na panatilihin natin yung marahan na pamamaraan sa paglutas nito. At ang pinakamabuti ay pauwiin na yung ating mga kababayan doon. Hindi po ito issue ng playing. Issue po ito sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. So, yun po ang dahilan kung bakit ginagawa ng pamahalaan ng lahat. Kaya parang nagiging priority talaga yung kaligtasan ng mga kababayan natin. At sa ngayon po ay ongoing naman po, no, yung efforts ng ating gobyerno para mapahupa ang sitwasyon. Tama ka dyan, Julius. At sa DFA, sa DILG, sa parallel efforts, yan ang sinasagawa ng pamahalaan ngayon. Buong pamahalaan. Alright. Sige po. Maraming salamat, Secretary. Thank you. Salamat. Secretary Marrojas.